Buti naman, nagpapadeding maigi yung nanay mo. Ala. Hey. Yan, yan ang gusto ko sa inahing kambing, maalaga sa anak. Ito, kung maalala nyo dati, yung si pinangalanan ko siya na si Agas. Kasi, 2 times na siyang na umanak na parehong Agas. So, isa lang lagi yung baby niya dahil maliit ang pagkakambing niya. Pero, laging nakukunan. Parang laging kulang lang ng 1 week, 2 weeks yung baby niya. Buong buo na kambing na talaga pag lumalabas, kaso parang manipis pa yung balahibo, kulang pa talaga sa araw, so laging patay. Ngayon ilang beses ko na siyang in-schedule na ibibenta, hindi ko naman mabenta-benta, nang hinayang din ako dahil ang bilis niya mabuntis. Katulad niyan ngayon, mapapansin nyo yan, o malapit na siyang umanak ulit. Yan, ang laki-laki na ng dede niya, napakalusog ng gatas niya. Ginatasan ko pa nga siya dati nakaraan at pinainom ko doon sa nanghihina kong bisiro. So ang ganda na niya ngayon, yung bisiro na pinainom ko ng gatas niya. So ang ganda ng kanyang dede. Kaya nanghihinayang ako. Napakadami niyang gatas pag nagbubuntis. So buntis na ulit siya, pangatlong beses to ngayon. So hopefully ano siya, yung makapag-silang naman siya ng buhay na talaga. So pangatlong beses to, isang taon na nasayang sa kanya. 2 beses manganak ang kambing sa isang taon, so 2 beses na siya nakaanak na parehong Agas. Kita naman ninyo yung dede niya ngayon kung gaano kalusog. Baka 2 yung iaanak niya. At saka napansin ko medyo sobrang liit niya pa noon, at saka batang bata pa noon, mabuntis siya, kaya siguro hindi pa siya marunong magdala ng buntis, hindi siya marunong mag-ingat, kaya ano siya, nakukunan. So ngayon parang medyo marunong na siya mag-alaga sa sarili niya. Parang malapit na siya manganak. Ang palatandaan daw, pag malapit na talaga umanak, bukod sa ganyan, napakalaki ng dede, malaki-malaki yung tiyan. Ayun, yung sa may buntot na yon, pag daw medyo lumubog na yon, yung ibabaw ng buntot niya na yon, sa may puno ng buntot niya, yung ibabaw, pag daw lumubog na talaga yon, malalim na siya, yun talagang aanak na siya. Ganun din palatandaan, isang palatandaan ng pag malapit na umanak yung kambing. So yun, isang bagong idea lang na na-search ko, na yun mga palatandaan. At saka lumalaki yung puwerta niya. Ayan o, magana ng konti yung kanyang puwerta, so inaabangan na lang natin umanak. So sana naman this time isa man o 2 maging anak niya, kasi medyo lumaki naman na siya ng konti kaysa dati. Eh sana naman mabuhay na, kasi sayang din yung panahon. Ayoko din naman siyang mabenta kasi matakaw siya kumain, kaya magandang katawan niya kahit maliit. Kasi kung bibenta ko to,
Anuin lang yan. Babaratin lang yan sa Padre Garcia. Gagawin. Tatawadan lang nila yan ng 3-5. Pag hinalagahan ko yan ng 4K. Ganun lang yan. Mangyayari. Hindi nila kukanin sa 4K yan. Ganyan kaliit. Samahan nyo ako manalangin na mabuhay naman yung kanyang magiging anak ngayon. Isang taon din ang nasayang. Isang taon ang inintay ko sa kanya. Sana dalawa na yung baby niya. Pangatlo na sana to. Yan po. Atuwa ko. Kahit pa paano. Sabi ko sa inyo, malapit na umanak. Pag nakalubog na yung may taas ng buntot niya. Kahapon ko lang ibinidyaw. Kahitin mo nga at kinabukasan. Ngayon, umanak na. Nakakatuwa kahit isa. Kahit pa paano ay buhay. Ay matuwa na rin ako din eh. Kahit isang anak. Kaysa katulad dati, dalawang agas. Sayang. Ay pagkagarna eh. Yan na, kakatuwa. Kuya, anak pa yata. Bakit? Ay hindi pala. Hindi na rin anak. Dinudugo na lang. Ay ano eh. Narin na kanyang inunan. Narin na. Yan o, nakabuntaon. O, nadidi na. Ha, salamat na lahat hindi inabot ng ulan. Ha, salamat na lahat hindi siya inabot ng ulan. Ay kung yari umulan ngayong hapon, ay kararating ko lang. Ay di ari, siguradong ari, pasambasa. O, pagkakalaking ari ng kanyang dede, ay sawang-sawa aray, mabilis aring lalakay. Aring bisirong aray. Tuwan-tuwa aray. Napaka daming gatas ng kanyang inahain. Oh, ay dalawang aray. Dalawang susaw. Ay sulon-sulon niya. Ay pagka. Nakakatuwa. Nakadidi na pala. Kaya pala malakas na. Oh, no. Nakakatayo na ng kanya eh. Tuyo na pati yung kanyang ano. Tuyo na yung kanyang balahibaw. Siguro kayo ng tanghali pa aray. Ayan o. Oh. Maganda at maalaga na. Mukhang maalaga naman siya sa anak. Hinihimod-himod niya pa yung anak niya kahit tuyo na o. Oh. Ayan. Salamat sa iyo. Oh, magaling na natin pinagtyagaan kong alagaan miski nakadalawang agas ka na. Kaya ibibinta na kita eh. Salamat at iki umanak miski isa. Nabuhay mo. Eh siguro dahil sobrang bata nga ito nung nabuntays, kaya yun eh, hindi marunong mag-alaga pa na kanyang sarili pagbuntays. Kaya naaagas yung dalawa. Ay ngayon, kaya ayos na, marunong na siya, nakapagpadidi na rin. Hindi ko na tinuturuan ng pagpapadiday. Ha! Hi baby! Welcome to the pandemic world! Hello! Ang cute mo naman! Tumayo na ulay, nakakatuwa. E bali ang kumasta dito ay yung aking barakong brown na. Yung bagong barako ko. Kaya medyo may halong brown ang kanyang kulay. At saka yung kakulay din ang kanyang ina. May puti. Ayan. Yan yung mixed breed na nito. At saka yung brown na barako ko. Ay talagang paisa-isa pa. Paisa-isa lagi. Isa lang na isa talagang kanyang-kayang anakin. Dahil maliit nga ang pagkakambing. Pero ayos na rin. Basta malagaan niya ito ng ayos. Hi baby! Lalaki ka ba o babae? Tingnan natin. Tingnan ko nga ikaw. Tingnan natin kung ikaw eh. Lalaki o babae? Hi! Ay babae! Babae siya. Babae. Baby girl! Welcome! To the world of pandemic. Yon, natumba. Sige, tayo. Hindi kita tutulungan para iki mabilis lumakas. Yan, ho. Oh. Dede lang ng dede. Solong-solo mong dede. Uuwi na tayo at hapon na. Tama-tama, liligpitin ko na kayo. Yan, kakatuwa naman. Oh. Hindi niya makita ang dede. Doon niya hinahanap sa unahan. Halika na, liligpitin na kita. Dadalhin ko muna kayo sa bahay. Tama-tama, pagka nayari yung extension, doon kayo sa bagyo, sa bago.
Hindi ko pa natatapos yari yung extension nyo eh. Mm-hmm. Yun. Dede muna ulit, dede. Dadalhin na kita. Yun, dede, dede. At ikaw yung dadalhin ko na. Oh, napakalaki ng dede. Talagang hagyanan niya masangal eh. Talaki ng dede no kanya nanay. Talaga naman. Hey, dede. Mabuti naman at nagpapadede yung maigi yung nanay mo. Ala. Hey. Yan. Yan ang gusto ko sa inahing kambing. Maalaga sa anak. Wow. Ayos, nakalibre, sakatay. Buti na lang nabuhay mo yan dahil kung hindi mo pa yan nabuhay. Ay, yan, naiuwi ko na sila din ay. Nakakatuwa. Yan, may handa naman ako kumpay sa kanila. Ano, tuwing hapon, binibigyan ko sila ng kumpay sa dyan na ganyan para sa gabay nakakain pa rin sila. Yan lang ang pag-aalagang ginagawa ko sa kanila. Wala naman tayong maipakain lagi na mga feeds para dito sa kambing. Puro damo lang pinapakain ko talaga halos. Minsan-minsan ko lang sila binibigyan ng feeds pag yung talagang araw-araw umuulan, hindi ko sila mailabas. Yun, pinapakain ko sila ng konting feeds. Yung nakakatawa, napaka talagang mapagmahal na ina to. Itong gusto ko sa kambing kahit pa isa-isa lang anak. Alagang-alaga yung anak niya. Yun, sige na. Kukunin naman natin ang iyong tatay. Ha! Ayan. So ito bala yung sinasabi kong ama nung kambing kong yun, nung bagong silang. Ito ang kumasta down. Talagang napakasipag nitong kumasta eh. Kaya pagkadating nito dito nung aking kinuha yan doon sa binilhan ko eh, tamang-tamang tapos ng maagasan niya yun, yung inahin na yun. Kaya yun agad ang kinasta niya ng kinasta. Tamang-tamang tapos na yun sa pagkakaagas. So naglandi agad nung dumating yung barako kong ito. Doon nagpakasta na nagpakasta. Ay napakasipag naman niya kumasta. Kaya buntis ng lahat, pati yung mga maliliit di yan dumalaga. Ha! Yung kasama yung isang yaw, dumalagang yaw, buntis na rin. Siya rin ako kumasta. Yan ang kagandahan dito sa embrakong ito. Hindi katulad ng pinagbili ko dati. Mas malaki nga kaysa din eh. Napakalampa. Ay mas magaling rin kumasta. Talagang walang tikail. Ayan. Ay nabigyan ko kayo na naman ng update ng aking mga alagang kambing naman. Ay ikaw. Ako ito ang tuwa pagkaganing minaanak ay. Parang biglang napapawi ay pagod. Ay nakapagpaanak ka rin. Sa wakas tatay ka na. Kailangan ikim magpainom. Eh siya, hanggang dito na lang po muna. Babay po muna ulit. Babay sa inyo. Bye-bye.